Kaibigan, pag-usapan po natin yung high blood, okay? Yung mga biglang inaatake ng high blood. Lately kasi nasa balita to dahil sa nangyari kay Senator Robin Padilla. I'm sure nabalitaan nyo na high blood siya sa Spain at sinugod siya sa ospital. At nakita yung blood pressure niya is mataas, 200 ang blood pressure niya. So, explain ko sa inyo bilang isang internist at cardiologist, ano yung marami kasi yung level ng high blood. May high blood na konti lang, pero yung may high blood na mataas na mataas. So, meron pa kaming level ng high blood na hypertensive urgency. Ibig sabihin, urgent na to. At meron pang mas matinding level ng high blood, hypertensive emergency. Ito yung pinakamataas na level ng high blood na kailangan dalhin sa ospital, bibigyan na ng gamot sa swero. Yan, ito explain ko sa inyo. Anyway, base lang doon sa Facebook post ni Senator Robin na nangyari sa kanya, bigla-bigla lang daw, wala naman daw siyang sakit dati, bigla lang daw nang hina yung tuhod niya, nang dilim ang paningin, at bumagsak siya sa puno. Diba? Nawalan ng power. Hilong-hilo siya. After ilang seconds, pag yan na nangyari sa inyo, relax lang, diba? Hinga lang malalim. Kung ito yung pinapayo ko sa inyo, pero kinakwento ko yung nangyari sa kanya. After ilang seconds, siguro pag-upo niya doon, lumiwanag na yung paningin niya ulit, bumalik, lumakas ulit yung tuhod niya, at dahan-dahan siya tumayo. Mabuti na lang may isang Espanyol na tumulong sa kanya. So, dadali na siya sa hospital. Pagdala sa kanya sa hospital, along the way, nahirapan siya huminga, bumibigat ang dibdib at hilong-hilo. Pinilit niya pumunta sa hospital, parang nawawalan ulit ng lakas yung tuhod. Parang babagsak na naman. Pagkuha ng blood pressure ni Senator Robin, 200 over 150. Bihira yung ganito kataas. Itong diastolic na 150. Binigyan ng mga gamot. After some time, bumaba ng 140 over 104. At after that, okay na siya. Maayos na siya ngayon. So, masaya tayo, maayos na siya ngayon. Sabi nga ni Mariel, ay babayaran sana yung ospital sa Spain. Pero sabi, libre daw. So, mabuti pa sa kanila, libre yung gamutan, di ba? Spain. Anyway, ano ba tong hypertensive urgency tsaka hypertensive emergency? Ito po. Pag ang blood pressure dapat 140 over 90 lang, di ba? Yun lang. Gusto nga natin mababa. Ang pinaka blood pressure nga, lagi ko sinasabi blood pressure ng binata, 120 over 80 lang. Pag malapit ka na sa 140 over 90, medyo a little overheat na yon, medyo mild na high blood na yon. Pero tingnan nyo, ang urgency or emergency, 180. Kung mas mataas sa 180 ang systolic or mas mataas sa 120 ang diastolic, ito na ang tawag sa kanya. Urgency or emergency, ibang level to. Pag ito ang taas ng blood pressure nyo, tapos wala naman kayo nararamdaman, naglalakad kayo, parang baliwala, okay-okay lang sa inyo, ang tawag dyan, hypertensive urgency. Urgent yan dahil mataas. At dapat ibaba yung blood pressure nyo, bibigyan kayo ng tableta sa outpatient within mga 24 hours. Unti-unti may bababa. Pero, pag merong kayong target organ damage, ibig sabihin, yung organo sa katawan nagre-react na. May sintomas na kayo. Ibig sabihin, hindi na kinakaya ng katawan ang taas ng 180 over 120. Ang tawag dyan, hypertensive emergency na. Hindi ka lang urgent, emergency na. Iba na gamutan dito. Sa emergency, ospital, suwero, binibigay yung gamot. Usually, hindi na tableta yan. Ito. Ano yung mga organs na pwede maapektuhan pag sobrang taas ang blood pressure? Para tawagin na emergency. Ito ang blood pressure, ha? 180 over 120. Ito yung binabantayan. Ito yung drawing ng organs. Basically, delikado puso. Pwede ma-heart attack sa taas ng blood pressure. Pwede ka mag-chest pain. Masakit ang dibdib. Actually, nasabi niya, bumibigat ang dibdib. So, ibig sabihin, nako-compromise na yung blood flow sa puso. So, malamang hypertensive emergency na yon.
Yan, nababantayan natin. Minsan, pwede masira yung aorta. O pag nag-aortic dissection yan, back pain yan. Pwede mabulag. Pwede dumugo ang mata sa loob. Yan, hypertensive emergency yan. Kasi sa taas ng blood pressure. Eh. Pwede ma-stroke sa taas ng blood pressure. Sasakit ulo, agitated, stroke symptoms. Pwede manghina isang parte ng katawan. Kasi nga, sa taas ng blood pressure, hindi sana yung katawan. Eh. Pwede manghina ang puso, mapuno ng tubig ang baga. Baga yan. Yan, baga po to. Mahirapan huminga, pulmonary edema. Pwede kidneys tamaan. At kung buntis, delikado din. So, kami mga doktor, pag hypertension na mataas, 180 over 120, ito lang, bilang cardiologist, ito iniisip namin. Pag walang target organ damage, tulad na sinabi ko, high blood lang na sobra taas, pwede pang outpatient. Pero kung meron ng mga sintomas, binibigay namin, ito na yung binibigay namin cardiologist. Eh. Ito sa PGH, binibigay namin. Nitroprusside, nipride pangalan yan eh. Nicardipine, nitroglycerin, o merong IV beta blocker, yung mga esmolol. Anyway, ang point ko lang, depende ang tingin namin sa pasyente, saan ka papasok sa algorithm. Pag mas serious, swero. Pero kung wala kayong pera na sa probinsya, na high blood, 180 o 200, di ba? So, tableto na lang, kaysa wala. Pinapakita ko lang ang levels of blood pressure, dapat 140 over 90 or lower. Yan, no? Yan ang mga normal na blood pressure, pababa ng blood pressure. Pag 130 nga over 80, 89, medyo mild na yan, papunta na sa high blood yan. Ano pa kaya kung 180 nakakatakot over 120? Kaya magpapacheck lang tayo ng blood pressure lagi. Minsan kasi high blood tayo, hindi natin alam. Ano ang cause ng high blood? Ba't tayo na high blood? First, namamana yan sa mga magulang natin. Smoking, nakaka-cause ng high blood. Daglisa po, stress, anxiety. Yan, sa pamilya, sa trabaho. Sobrang inom ng alak, nakaka-high blood. Sobrang alat na kinakain. Kulang sa tulog. Overweight, katabaan, nakaka-high blood din. Ito yung mga gamot na binibigay natin. Mga tableta to sa high blood. Ito yung mga beta blockers, calcium channel. Pero basically, ako nga, kaming cardiologist, to favorite namin. Sabi ko sa inyo, amlodipine, 5 milligrams, 10 milligrams, yan ang mga malakas to pagpababa ng blood pressure. Kailangan may maintenance. Pero pag emergency na, kailangan sa hospital na yun, tulad na sabi ko. Pagdating sa pagkain, syempre, malaking bagay din yung pagkain. Pag low salt ang kakainin nyo, mas maganda. Itong mga pagkain na itong favorite natin, hindi naman siya talaga gamot sa high blood. Hindi yung kain ka na saging, bababa ng blood pressure. Baka may tulong konti. Pero the point is, hindi ito masama. Hindi ito makakasama. Malamang may tulong pa. Saging, may potassium. Garlic, bawang, pampababa ng kolesterol. Sa high blood, pwede na rin, di ba? Healthy na pagkain, bawas alat. Pag pumayat ka, bababa din yung blood pressure. Ayaw mo yung mga fast foods, french fries, maalat, paulit-ulit yun ng pagkain, mas nakaka-cause ng high blood. At isa pa, pag ganito kataas, binibigyan na rin namin ng pamparelax. Di ba? Pamparelax yung pasyente. Minsan kasi, sa high blood, sa takot, sa sintomas, kakabhan, pag kinabhan kayo, lalong maha-high blood. So, minsan, hindi mo alam anong cause ng high blood eh. Sa kababa o yung high blood talaga. So, binibigyan namin ng pamparelax like bromazepam, lexotanto, valium, senor. Pero itong mga gamot na to, special prescription. Minsan, binibigyan namin for a few days. At ang pinakamahalaga din para sa akin, tulog. Puyat, tulog, call center agent, yan. Ayan ang mga, pag sa gabi ka, talagang naka-high blood eh. Ayan po. Stressful na trabaho. Yung mga, kita ko, yung mga lawyers, minsan, mga negosyante. Pag nagka-cramming, naka-high blood din. So, kailangan kompleto ang tulog. Mas puyat, mas high blood. Mas mataba, mas high blood din. Ito. Pag good night sleep, better memory, less din ang sakit, mas lalakas ang immune system. So ito lang po, short tips lang
paano iiwas, para maintindihan nyo lang. First time ko lang kasi na-discuss to eh. Yung hypertensive urgency, paglampas sa blood pressure na to, wag babaliwalain, delikado po to. Sa Pilipinas, number one, number two killers natin na sakit. Heart attack, number one. Number two, stroke. Ano ang dahilan? Ba't na-stroke? Ba't na-heart attack? High blood. High blood yung una eh. Yung una, siya yung unang nangyayari, tapos pag hindi nabantayan, kakapal yung puso, lalaki yung puso, hihina yung puso, makakompromise yung mga ugat, kaya doon napupunta. So sana po, mag-ingat na tayo sa ganitong sakit at natuto tayo dito sa high blood. God bless po.